Matapos nga netong mga malalabong balita mga idol about sa Kyrie Irving trade to Los Angeles Lakers, ngayon nga mga idol ay gumanda na, naging positibo na nga ang mga ibinalita ng reporter. Ayon nga dito kay Dave McMenamin mga idol na isang ang ESPN reporter, may chance nga daw na itong si Rob Pelinka ay makausap muli itong ang si Sean Marks sa Las Vegas Summer League at pagpapatuloy nga daw nila ang kanilang discussion kung magagawa na ba ng Lakers ang Kyrie Irving trade. At sabi naman ni Chris Haynes mga idol na isa rin sa ating mga trusted sources sa NBA na gusto nga daw ng Los Angeles Lakers na may magawa ng deal as soon as possible. At sa tingin niya nga rin may matatapos ng deal, may magagawa ng deal ito nga si Rob Pelinka at si Sean Marks kapag nag-usap na sila sa Las Vegas ngayong linggo. At hindi pa yan mga idol, sinabi nga rin neto ni Brian Windhorst, naniniwala nga daw siya na itong si Kyrie Irving ay mag-i-start sa lineup ng Los Angeles Lakers next season. Yan nga mga idol ang mga gumandang update patungkol nga dito sa Lakers at kay Kyrie Irving. Mukha ngang nagiging positibo mga report matapos neto mga maging negatibo neto mga nakaraang araw. At ngayon nga mga idol ay mukhang nagkakaintindihan na rin siguro si Pelinka at si Sean Marks. Nagkakaroon nga siguro ng progreso yung kanilang pag-uusap. At siguro nga mga idol, makikita natin ang resulta, ang magiging desisyon kung si Kyrie Irving ma ay matitrade sa Lakers or hindi. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa latest update kay Kyrie Irving? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan naman natin mga idol ang isang very solid trade sa pagitan nga ng Pacers at ng Phoenix Suns. Interested kasi ang Indiana mga idol kay DeAndre Ayton at gusto nga nila itong kunin via sign and trade kapalit ng kanilang big man na si Miles Turner na gusto na nga rin nilang pakawalan. So parang the feeling is mutual mga idol dito nga sa both teams. Gusto nilang alisin ang kanilang big man at ito nga ang perfect opportunity na mag-trade nga sila, mag-swap ng kanilang mga big men. Ayaw nga ng Suns dito kay Ayton mga idol dahil feeling nila hindi siya deserving sa max contract. Ito namang Pacers ayaw nga kay Miles Turner dahil sila ngayon ay rebuilding mode na and looking for young players. Kaya naman mga idol, maganda nga itong trade na gawin ng dalawang team, swak na swak para nga sa pangangailangan nilang dalawa. At pag-usapan na nga rin natin mga idol ang ating panghuling balita na patungkol nga dito kay James Harden. Dahil tutulungan niya kasi mga idol ang kanyang team na Philadelphia 76ers sa pamamagitan nga ng pag-opt-out sa kanyang 47 million na salary at pagtanggap ng $15 million na pay cut. So ibig sabihin mga idol, yung 47 neto ni Harden ay magiging 32 million na lamang para nga magkaroon ng flexibility ang kanyang team na Philadelphia na mag-sign nga sa free agency ng kanilang mga player na gustong kuwanin para nga makatulong sa team, para nga makatulong sa anilang paggamit ng kampiyonato. At iyan nga mga idol ay W move para nga kay James Harden. Magpapakita nga ito na pinapriority niya ang kanyang team kesa nga sa kanyang sarili. Mas inuuna niya nga mga idol ang team success kesa nga sa malaking pera. At ito nga rin ay pagpapakita na itong si Harden ay committed dito sa team ng Sixers, committed din na manalo. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!